This time, the choice is mine. Si Xavier ay miyembro ng Knights of Light na ginawaran ng titulong Arbiter of Light. Matapos sugpuin ang Freesmiths Guild ni Teresla, sumailalim si Xavier ng isang dekada ng panloob na pakikibaka at kawala ng pag-asa. At nang utusan siyang hulihin ang dalawang heretics, sina Yane at Melissa, muli siyang napilitang pumili sa pagitan ng tungkulin at konsensya. Si Xavier ay isang maluwalhating miyembro ng Knights of Light, isang puwersa na katunggali ng Light's Order of the Monian Empire. Bukod sa pagiging pinakabatang arbiter ng liwanag, kilala rin siya sa kanyang hindi pangkaraniwang mga quirks. Si Xavier ay ipinanganak sa isang ordinaryong merchant na pamilya sa Lumina City. Ang tanging kakaiba, kung mayroon man, ay ang kanyang ina, isang light elf. Marahil dahil sa kanyang lahi na duwende, ipinanganak si Xavier na may pambihirang katalinuhan at mga mata na kulay ng pinakadalisay na Sepiro. Ang ama ni Xavier ay minsan ay nagkaroon ng mataas na pag-asa para kay Xavier sa pag-aakalang maaari itong magdala ng kayamanan sa kanyang negosyo. Si Xavier, gayunpaman, ay nagpakita ng walang interes sa negosyo ng pamilya at sumali sa Monastery of Light sa sandaling siya ay tumanda. Bago siya umalis, ang kanyang ina, na naniniwala rin sa hari ng liwanag, ay nagbigay sa kanya ng magic cloak na ginawa ng mga duwende. Para sa mga tagasunod ng liwanag, ang Monastery of Light ay ang sagradong lugar kung saan isinakripisyo nila ang lahat upang maging bahagi, ngunit kakaunti lamang sa kanila ang makakapasa sa malupit, kung hindi man imposible, sa mga pagsusulit sa pagpasok. Hindi yun ang kaso ni Xavier, at ang dahilan ay maaaring matubaybayan noong siya ay bata pa. Pagsapit ng gabi, madalas lumabas ng bahay si Little Xavier para makipaglaro sa mga pusa sa kalsada. Binigyan niya ang mga ordinaryong pusa ng bawat isa ng bagong pagkakakilanlan, alinman sa bayani, o masamang dragon, habang siya mismo ang commander na nangangasiwa sa larangan ng digmaan. Si Xavier ay nalubog sa kanyang haka-haka na kabayanihan na pakikipagsapalaran, hanggang sa isang araw ay nawala ang masamang dragon. Hinanap niya ito, at nakita niyang napapaligiran ito ng isang grupo ng mga ligaw na aso. Ang huli ay malapit ng puneten ang masamang dragon. Walang iniisip, si Little Xavier ay sumugod sa gilid ng Evil Dragons, at hinawakan ito sa kanyang mga braso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang mainit na galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang sakit ay hindi dumating gaya ng inaasahan niya. Parang may kung anong misteryosong bagay ang umagos palabas sa katawan ni Xavier at napatigil ang mga asong gala. Nakahinga ng maluwag si Xavier. Hawak pa rin ang masamang dragon, hindi niya namalayan na ang himala ay nilikha ng kanyang sarili, at iyon ang unang paggising ng kanyang kontrol sa Mystic Magic, isang pambihirang kapangyarihan na iilan lamang sa kasaysayan ang nagtataglay. Sa library ng monastery, natagpuan ni Xavier ang perfectong spell para sa kanyang Mystic Magic sa isang ancient tome, isang spell na nagbigay daan sa kanyang kapangyarihan na tumaas ng tuloy-tuloy sa dami ng magic sa paligid niya. Sa ilalim ng kanyang control, ang napaka-compressed na magic particle ay mag-fission at sasabog, nalilikha ng napakalaking mapanirang enerhiya sa isang iglap. Ang talento ni Xavier ay natuklasan ng obispo ng monasteryo ng liwanag na si Rod Siden. Kinuha ng obispo si Xavier sa Knights of Light, isang puwersa na ganap na binubuo ng mga tapat na tagasunod ng hari ng liwanag. Ang Knights of Light ay pilit na binuwag ng Emperor na maraming beses sa kasaysayan, at kamakailan lamang, pagkatapos ng pagsalakay ni Dirith, nakahanap ang simbahan ng angkop na dahilan para muling itayo ito. Pagkatapos nito, nakamit ni Xavier ang hindi mabilang na mga merito sa mga misyon na inilabas ng simbahan at lubos na pinuri ng obispo. Sa kasunod na Light Gathering, inilagay ng obispo ang Badge of Light sa dibdib ni Xavier at inihayag siya bilang Arbiter of Light. Natanggap ni Xavier ang misyon na sugpuin ang mga erehe ng Freesmiths Guild, hindi nagtagal. Ayon sa utos, dapat niyang saklawin ang lihim na puwersa ng simbahan, mga raven para sa lakayin ng puta ng mga erehe.